Hi guys, welcome to my vlog. Yes! Zaire, tita niyong gala. Yes, so ito na naman tayo. This is the last video that I'll be having for Region 6 DIY. So tara, samahan niyo ako. Ang point of origin natin is Ongbun, Iloilo. We have to ride a taxi to Iloilo Fast Craft Terminal. That's 100 pesos po ang taxi from Ongbun Pension House to Iloilo Fast Craft Terminal. And once you reach the port, they have a terminal fee of 30 pesos. Then we have to ride the ferry, either Ocean Jet or Wisam Express or Supercat to Bacolod City. So, ang travel time niyan is 1 hour, 5 minutes, mga ganun. So, yung sinakyan ko is Ocean Jet. Tapos, yung pamasahe or the fare is 300 pesos. That's a regular one. Hindi ko pinili yung open air, which is sa taas kasi mainit! So, I stayed in King's Hotel for 3 days and 2 nights. And this is located in Gatoslao Street, corner San Sebastian, Bacolod, Negros Occidental. So once I'm settled and got enough rest, I proceed to Derwin's Mansion. That's in Talisay City. So I rode a taxi and the fare is 250 pesos. So if you have access to your Grab application on your phone, you better use it. Mas mura, I'm not sure. So travel time from King's Hotel to the Ruins Mansion in Talisay is 30 minutes to 40 minutes. So just a quick history, the ruins is the remains of the ancestral home mansion of the family of Don Mariano Ledesma Lacson and Maria Braga Lacson. So as I said earlier, this is situated in Talisay, Negros Occidental, Philippines. The mansion was built in early 1900s and inspired by an Italian architecture. So this is the one of the popular destination here in Talisay City. So kung may time kayo, pwede nyo itong daanan. Actually, ang ganda niya. Well-maintained, organized. Tsaka parang siyang hacienda, yung mga ganun. It is open daily from 8 a.m. to 8 p.m. And the entrance fee for this is 150 pesos for adults, 100 pesos for senior citizens or PWD, and 80 pesos for students, and free for children. Kung balak nyo naman mag-take ng photo shoot here like debut or kasal, may bayad syempre yan ng 1,000 pesos. So, inside this mansion, meron siyang souvenir shop. As nakita nyo kanina earlier, merong souvenir shop. So, may mga t-shirt doon, ref magnet, keychain, and stuff. So, yeah. So, yeah, nakita nyo, diba? Ang ganda. Sabi nila, mas maganda daw to pag night time. Kaya lang, ayoko yata magbiyahe. Ayoko umuwi ng gabi kasi mag-isa lang ako. Tsaka ano siya eh, sasadyain mo talaga siya boy. Bukid-bukid siya bago ka. Yung matadaanan mo, medyo ano, mga bukid ba? Papasok talaga siya. Sasadyain mo siya talaga. And dyan pala sa baba, yung sa gilid niyan, ano, may mga tindahan siya, like coffee, merienda ba? Pang merienda. So, kung nagutom kayo, may bilihan dyan ng snacks. Dyan.
kasi inikot-kot talaga siya. Sinasagandaan ako, para siya mga hasyenda, ganun. Ayan po yung mga store. May mga bilihan ng mga coffee dyan. Desserts, ganun. So, sa outside ng The Ruins, may pila ng tricycle doon. So, nagpatid ako hanggang terminal going to Bacolod City, and that's 150 pesos. And then, after I rode the jeep again, na may signage ng Bata Libertad, then bumaba ako ng Kalea Pastries and Coffee, kasi sabi nila, popular bake shop daw to. Pastries and Coffee Shop. So, later, after nito, doon tayo pupunta. Diba, well-maintained siya. Tsaka malinis siya. Hindi maraming basura. In fairness naman talaga, malinis. And lagi daw madaming tao dito. So, yeah, yung next location na pinuntahan ko is Kalea Pastries and Coffee. This is located in Balay 15, 15th Street, Bacolod City. So, this is one of the best bake shops in Bacolod City, sabi nila. Para siyang konti sa Manila. Ganon. Kontis or Goldilocks or Red Ribbon, yung mga ganon. So, syempre, tinry ko din siya. I ordered blueberry cheesecake and hot chocolate. Ay, hindi pala hot. Cold. Chocolate drink pala yung kinuha. So yeah, ang ganda rin sa loob. Fairness. So, after ko nyan, after ko explore yung Kalea Pastries and Coffee, I went to Bongbong's Pasalubong Center. Walking distance lang din yan sa Kalea Shop or sa Kalea Pastries and Coffee. Walking distance lang yun. Super, nilakad ko lang siya. Para bumaba rin kinain ko kasi kumain ako ng matamis. And nagbabawas na nga akong kumain ng matamis kasi ang dali-dali kong tumaba. I don't know. So, yun na nga. So, next stop natin is Bongbong's Pasalubong Center. So, this is sa Visayas. Yung mga popular na Pasalubong Center is yan, Bongbong's. Kasi nakita ko meron din dito, meron din yan sa Iloilo, be. Oo, ang dami-dami niyang ang dami-daming shop niyan sa Iloilo. Pati dito rin sa Bacolod. So yeah, walking distance lang siya. Yup. So yeah. Bumili na ako ng mga pasalubong, of course. May ref magnet. Mga piyaya. Yup. Mura nga siya dito eh. Pwede kang bumili ng bulk. Or carton, pampasalubong, mga ganun. Shirt. Yung mga famous delicacies ng Bacolod, andyan lahat. After that, dumaan din ako ng Art District. Along the way din lang to. So, after ko dun sa Art District, sumakay ulit ako ng jeep. And then, pumunta ako ng Capitol Park and Lagoon na may Negros Occidental sign. Kaso, 6 na yan. Mga time na yan. Kaya medyo madilim. So, may mga pa-sounds pala sila dito pag ano, no? Pag hapon. I don't know kung fiesta ba dito or what. So, may pa-sound sila dyan. Tsaka, in fairness din, ang linis din dito, ha. Wala akong makikitang kalat. Ayun, there's the Negros Occidental signage, and that's the Negros Occidental Provincial Capital. There, that's the Negros Occidental signage. So, inikot ko lang siya saglit. And dyan pala sa side, may mga bilihan din ng food dun. So, after ko noon, sumakay ako ng trike
Nagpatid ako sa may Manukan Country. So that's my last stop for the day. So the next day, yep, June 24. So I went to Lacawan Island. So from Kinis Hotel, I rode a mini aircon bus to Ceres Liner Northbound Terminal. Yan, yung Ceres. Then I rode a Ceres bus or Ceres aircon bus that has a signage of Cadiz. So sabihin niyo sa conductor, ibaba kayo sa Martisan Market, Barangay Burgos. Ipupunta ka mo ng Lacawan, alam na nila yun. Pero ako kasi inopen ko yung Google Map para hindi ako lumampas. Diba? Ayoko lumampas. So travel time is around 1 hour and 30 minutes or less, ganun. So depende kung patigil-tigil yung bus na nasasakay nyo, since may mga bababang pasahero may sasakay, ganun. So more than 1 hour siya. And after that, pagbaba nyo dun sa Martisan Market, sabihin nyo, may andun eh, may pila ng trike. So sabihin nyo dun sa tricycle or driver na sa Cadiz Viejo kayo pupunta, Palakawon. So alam na nila yon. And the fare of the tricycle is 150 pesos. And once you reach Cadiz Viejo, dito na ako nag-lunch ba eh. Ay, hindi. Yeah, early lunch. Like, mga 10 ata ako nakarating dyan. Hindi ko naabutan yung boat na papuntang Lacawan. So, naghintay ako ata ng mga 1 hour pa dyan. So, nag-early lunch na ako. Sa tabi lang yan. So, once nandito na kayo sa Cadiz Viejo, you guys need to register. The payment that I paid by that time is 750 pesos. All in all na yun. Kasama ni entrance, boat fee back and forth, and stuff. So, by that time, yung floating bar na super popular is actually closed. Yan, kita nyo naman closed yung floating bar. Yan nga actually yung pinunta ko. Kaya lang sa ito pala, under renovation. Sayang. So, okay lang din. Kasi gusto ko rin naman makita yung Lacawan. So, this Lacawan island is located in Purok, Mainuswagon, Barangay Cadiz Viejo, Negros Occidental, Philippines. So, yan na po. Yung island. Yung sand niya is actually brownish. Yep, brown. Kita nyo naman po sa video. So, meron ditong so, ang ginawa ko dito pala, guys, day tour lang. Maghapon lang. And, pwede kayo mag-overnight dito, but I'm not familiar kung magkano yung mga price. So, yup, kita nyo may Lacawan signage. Gusto ko rin actually makita yan and have a pic on that one. So, video na lang. Ang na-enjoy ko na part dito sa Lacawan is yun, yung Lacawan signage. Tsaka yung mahabang bridge. Tsaka yung sunset, the sunset bar. Maraming drinks dyan, magaganda, may mga alak. Ang in-order ko lang ate dyan is mango shake. And na-enjoy ko din yung part, yung mahabang bridge. Ayan o, yung mahabang bridge. Ayan.
ng restaurant sa loob. And pwede rin kayo mag-overnight dito. Pwede for family din. So, syempre, di mo kawala yung mga aura-aura natin sa video. Yep po. Nag-explore tayo ng banggang-bangga dyan. So, same lang siya pag pabalik. Naghintay lang ako ng boat pabalik dun sa Cadiz Viejo. So, kada hour may bangka na bumabalik. So, bumalik ata ako dun ng mga 2 or 3 na. Oo, 3 pala, 3. 3 na ng hapon ako bumalik. So, after ko sumakay na bangka, binaba ako sa Cadiz Viejo. And then, I ride a tricycle na naman ulit to Martisan Market. So, doon may sakay ng bus to Bacolod City. Either aircon or ordinary bus. So, sinakayan ko nung ordinary bus kasi sakto pagbaba ko ng tricycle, may ordinary bus na naghihintay ng mga pasahero. So, yun. Sumakay ako doon. And ang pamasahe ata is 150, mga ganun ba. So, nag-dinner ako sa Bacolod Banquerite. Banquerite. So, by the advice of someone from Bacolod, since I'm not that familiar nga ako saan bang masasarap na kainan dito. So, yun. Sarap ng ano doon, barbecue. Ayun, yun yung mga gusto ko sa ano sa food sa Bacolod, puro mga ihaw. Meron ding ihaw ng mga ano seafoods. So, yan. So, this is my last day na sa Bacolod. And this is June 25. This is my last day, June 25 na to. So, dapat pumunta akong Perth Paradise. Kaso, ang layo niya. 4 hours pa lang. 4 hours yung papunta doon. E, paano pagpabalik ko, diba? Hindi kaya yung travel time. Baka may iwan tayo ng aeroplano kung tinuloy ko. Kaya sayang. So, what I did, mag-city tour na lang ako dito. So, I went to Bacolod Public Plaza. So, dito may Bacolod signage dito. And, next nyan is pumunta akong San Sebastian Cathedral kasi tapat lang to eh. Or Cathedral of Bacolod. And then, after that, sa Centennial Belfry of San Sebastian. Magkatabi lang yun, Bacolod Public Plaza. And then, I went to Negros Occidental Provincial Capital. Again, since nung first day ko is gabi na. So, hindi na masyadong kita. So, eto, umaga naman siya, like around 10 a.m. So, kita nyo naman dyan yung Negros Occidental Provincial Capital, Art District. So, Negros Provincial Capital. And then, yung Negros Museum, sayang. Negros Museum, sayang. Kasi, ano siya, since it's a Sunday ata, so, sarado. Hindi ako nakapasok sa loob. So, sayang.
all in all, nakakapagod tong nakakapagod yung DIY Region 6. So this concludes my DIY Region 6, and thank you so much for staying here watching my videos, and hopefully you can watch my other videos also, kasi I'm planning to edit also my Palawan videos. So yeah, thanks for watching guys, and you do have a great day. Bye for now.